Yo, what is happening guys? At nagbabalik ulit tayo sa panibagong Black's Fruits Adventure. At kung makikita nyo, kasama rin natin ang mga tolokers. Nandirito si Patong Kawali, si Rappy Ball, si Michael De Pogi at ang mas pinaka-pogi sa lahat. Siyempre, si Monkey Di Soro na naka-drarmy shirt pa. Yo, anyway guys, nandirito nga kami ngayon dahil gigisingin namin ang natutulog na donut power. Yes, mag-aawik po kami ng mga donut namin. At tutulungan tayo netong mga kaibigan natin. Anyway, umpisaan na natin to. Tara na, let's go! Okay. Ang mag-i-sponsor ng chip namin ay si Michael De Pogi dahil siya lang, si Michael De Pogi lang yung nakapag-unlock. Si Michael De Pogi pa lang yung nakakapag-unlock nung Dorade chip seller. So kami, mga nakikisabit lang. Nag-uunahan sila may bayad, may chip din pala ito si Monkey Di Soro. Okay. Si Rappy Ball ay may iwan muna dahil hindi yata siya mag-aawik pa ng dough sa ngayon. Okay, nandirito na po kami sa Dorade. Ay, may milk tea dito. Asan yung donut? Kami boy, literal na nagpapabuhat lang dito sa nakabudang si Michael De Pogi. Mahirap daw tong raid na to dahil dun sa third island ba? Or fourth, fifth yata? Puro stunner daw yung kalaban. Pero yun, dito sa unang island, napakalambot lang ng mga kalaban. Uy, mabilis. Wala pa lang nakabuda sa kanila. So, mabibilis lang talaga. What the dog though? Naiwan si Monkey Di Soro, bakit? Lockdown ako po. Delikado, lockdown sila guys. Yo, papunta na kami sa third island. Kakatapos lang sa second island. And ayun, medyo nahihirapan ako kasi God Human ang gamit ko na fighting style, which is hindi pa ako masyadong familiar. Pero makikita nyo naman, max mastery na, diba? And yung gamit ko palang sword, Tashita. Hindi ako nakapagpalit ng saber, pero okay lang. Ang maganda kasi dito sa God Human, AoE na yung mga skill niya, and meron siyang range na attack. Yung second skill niya, range mode. Delikado. Beto na yung mga Do user pala. Ang lakas ng damage. Oh my god! Ang lakas ng damage! Malakas dumamage. Guys, yung mga Do user, delikado kami dito. Wala akong Buda. Walang nakabuda sa amin. Ang akala ko kasi, nakabuda si Michael De Pogi. Dark Fruit pala gamit niya. Kasi si Pato at saka si Monkey Di Soro naka-Do. Mag-aawik din sila ng Do eh. Oh my god! Ouch! Eto na nga yung sinasabi oh. Naglalag pa ako. Yun, nice combo. Wow, fourth island clear. Okay, last island na. Papunta na kami. Meron pang 6 minutes 40 seconds. San yun? Ito? Uy, ang ganda. Wow. Puro cupcake at candy. Magkaka-diabetes tayo dito. Opo, delikado. Ay, nasi boss, lumabas na. Ingat-ingat lang tayo. Oh no. Ayun na, huli ako. Patay. Ano ba to? Asaig pala ito, kala ko tubig. Kung ano, nasa na yung boss? Wala. Oh, patay na pala yung boss. Hindi ko nakita. Sino pumatay? Anyway, natapos namin guys. Unang raid. Unang skill. Tatlo kami mag-a-awake. Ascension. Of course, 500 Z ability. Missile jab. Yun. Alright. Ay, binigyan din pala tayo ng panibagong title. New title unlock, Bread Chaser. Oh. Uy, ano nangyari kay mga Disoro? Naglalag nga siya. Ano yan? Okay, nakapag-away kami tatlo. Pero ilang run pa ang dapat namin gawin. Grabe naman pala ito si Michael De Pogi. Yung mga 2M na fruit niya, ititrade niya daw sa chip. Wala kasi, minalas kami sa spin kanina. Puro basurang fruit na kuha namin, hindi siya worth 1M. Kaya ayun, ang nangyari tuloy, yung mga 1M fruit ni Michael De Pogi, pati 2M fruit niya, ginagamit niya na pambili ng chip. Alright guys, second run na kami at nandito na yung boss. Kanina nawala yung boss eh, hindi namin alam kung bakit. Pero ito na siya ngayon, nagpakita na. Aray, meron pala sa likod. Mamamatay na ako, wait lang. Ang kunat ng boss ah. Ang kati. Putik na ako mamatay. Teka lang.
Ooh! Matapos namin, guys. What? Na-deads? Oh my gulay. Si Monkey Di Zorro na-deads daw. Oh, sayang naman. Oh no. Monkey Di Zorro. Okay lang, Last Island na. Na-dead ball pa. Sayang naman yon. Okay, guys. Pangatlong run. Ascension. Letter X ability. Alright, guys. Pang-apat na run namin. Complete. Tama ba? Pang-apat ba to? Letter C ability. Alright, guys. Pang-limang run. Ilan pa ba? Meron pa bang susunod dito? Hindi namin alam. 4,000 top ability. Oh, meron pa nga ang susunod. Kasi yung letter V ability, yung Restless Dove Barrage, hindi pa naha-awake. So may isa pa nga. So meron ng M1 ngayon itong Dome. Wow. So alright, isang run pa yung kailangan natin yata. Hopefully, isa na lang. Pero kasi mukhang kailangan pa namin mag-run ng isa. Kasi si Monkey Di Zorro namatay kanina, kailangan niya pa ng isa pang run. Nabitin siya ng isa. Bruh. Dahil na dead ball siya kanina. Anyway, nandito na ulit kami pang 6 na run. Yata to. Alright, let's go. Alright, pang 6 na run kumpleto na, guys. Letter V ability. 5K fragments. Alright, nakuha na natin ng pinakawaling skill na ba? Huli na ba to? Letter V. Alright, guys, at na fully awaken na nga natin itong Dove Fruit. No, maraming salamat sa mga tumulong sa atin, nag-sacrifice ng mga fruit nila na 1M, lalong-lalo na dun kay Michael DePoge. Ang dami niyang sacrifice na fruit, tapos siya pa yung talagang bumuhat sa amin dun sa raid. Kaya lang, nagmamadali siyang mag-out dahil may pasok pa daw sila bukas, kaya wala na siya dito. Pero maraming salamat, shout out sa kanila, mga tumulong sa atin, no. Kay Michael DePoge, kay King, kay Monkey Di Zorro, kay Jin, kay Ralph, at kay Patong Kawale. And alright, syempre, oras na para sa showcase. Syempre, hindi matatapos ito na walang showcase. Alright. Alright, so bali ang unang skill na na-unlock natin, Missile Jab. So ang nangyari dito, makikita nyo naman, hindi na siya yung parang pop dog. Alam nyo yung pop dog? Talagang malupit na yung itsura niya. Mukha na siyang itlog, di ba? Na parang merong nakakapit na sanga or ugat. Anyway, eto na nga. Papatikimin natin itong mga to. And by the way, Mastery 600 itong Dough natin. Boom! 11,000 damage. Pero marami sila kaya mataas yung damage, marami tinamaan. And by the way, stat pala natin is Black's Fruit 2,400. Max, guys. Wait, palit pala muna tayong accessory. Dark Coat para mas malakas. 20% damage yata yan sa Black's Fruit. And again, Missile Jab. Boom! Talsikan sila. Bakit pati ako tumatalsik, no? Nananakbak din ako. Range naman kung gaano kalayo. Grabe, layo ng range. At di ba mas mabilis na yung paglipad nung kamao? Di na siya mabagal. Talagang rocket na. Okay, next skill. Pastry River. Ito yung parang latigo. Pero ngayon, hindi na siya latigo. Grabe. Kung dati parang latigo siya, ngayon, iba na itsura niya, hindi na latigo. At lahat tinatamaan, lahat ng nadun sa area. At pag ginamit natin siya habang nasa mid-air tayo, iba yung effect niya, guys. Ayan, yung effects niya. Hindi ko alam kung ano yun. Kinaladkad sila ng mga donut. Eh no. Pero pag wala tayo sa mid-air, ganyan yung effect niya. Wow, ang lupit! Alright, ang next naman, piercing clothesline. So, wow! Boom! Lahat sila kinuha. Grabe, di ba? Oh! Man, 14,000 damage. What? Tinamaan silang lahat. Winawalis lahat, guys. Kinukuha niya lahat ng tao sa paligid. Eh no? Sabay balibag. Boom! Lupit. Pero parang hindi sa ganong kalakasan, no? Hindi ganong kalakasan damage niya. What? Ano yun? Niyari. Baka may iba siyang effect pag nasa mid-air. Ah, wala. Same effect lang kahit nasa mid-air siya. Yo, anyway, enough na tayo dyan sa piercing clothesline. Pero bago natin ipakita yung Dough Fist Facilitate, yung letter V, which is ultimate skill niya, meron pala itong M1 na. Ayan. Meron na siyang M1, guys. Malakas yung damage, guys. Isang suntok, 1,400. 900, dalawang suntok. Anyway, eto na nga ang pinaka malupit na skill niya. Dough Fist Facilitate, letter V ability. Try natin, sabi ko sa nila, takasan nila yung barrage. Testing natin kung makakataka sila.
Nope, hindi sila nakakatakas, guys. No, parang same pa rin nung Unawakened. Hindi pa rin sila makatakas. Ayaw, hindi sila makatakas. Di pwede. Okay. And of course, yung letter F ability, yung pang-travel niya. Yung roller donut, hindi na siya roller donut. Scorching donut na, which is ito. Nakakakit na sa pader. Dahil nga may mga tinik na siya. Hindi na siya gulong ng kotse. Gulong na siya ng monster truck. And of course, meron tong damage. Pag nakakatama ng kalaban. Diba? Kasi may tinik-tinik na eh. Natutusok sila sa tinik pag tinatamaan. Alright! Subukan naman natin gumawa ng combo gamit lang itong dough. Ano kaya magandang combo dito? Anyway, try na lang tayo ng mga pwede. So, Pastry River, Scorching Donut, Piercing Clothesline, Missile Jab. Ouch! Ano yun? Lupit na na. Anyway, isa pa, Pastry River, Scorching Donut, oh my god, namatay si Monkey D. Zorro. Diba, automatic huli. Okay, sige, isang mabilis lang, try lang natin sa NPC yung mga damage nito para makita natin talaga yung damage niya pag sa NPC. 4,500 yung missile jab. Pastry River, 2,300, 4,600 yung mid-air ng Pastry River, 4,800. Okay. Ito namang piercing clothesline. Yan ang damage niya pag sa NPC, 3,500. Ito namang Dofus Facilade, 7,200. Grabe. Scorching Donut, 584 kada hit. Alright. Ito namang M1 combo. 1-4. 1-4. 2-2. Almost ilan din yun? 5,000. And by the way guys, nakalimutan ko palang ma-mention kanina na itong Doe, kahit nung hindi pa siya awakened, di na kailangan ng Ken para maging Logia siya. Talagang Logia na siya guys, kahit walang Ken. Ayan, kung makikita nyo siya. Ayan, kung makikita nyo guys, Logia na siya kahit hindi nagamitan ng Ken. I mean, ng Observation Haki. Kahit nung hindi pa siya awaken, ganyan na talaga guys. Kaya mas lalo siyang gumanda gamitin pang grind. At ayun! Na-fully awaken na nga namin itong Doe Fruit. Ako si Monkey D. Zorro at saka si Patong Kawali. Fully awaken na namin guys itong Doe Fruit. And syempre, muli nagpapasalamat ako sa mga tumulong sa amin. Sa mga nagsakripisyo ng fruit kay Jin, kay King, lalong-lalo na dun kay Michael De Poggi. Si Monkey D. Zorro nagsacrifice din siya ng fruit. Kay Ralph na nanood sa amin. At ayun, hopefully, nagustuhan nyo itong ginawa naming video. Pero ayun lang, medyo late na tayo sa mga kaganapan dito sa Black Sprout dahil alam nyo na, medyo busy tayo ngayon eh. So ayun, maraming salamat guys sa panunod nyo. Hopefully, nagustuhan nyo itong video na to. At kung nagustuhan nyo, huwag nyo kakalimutan na mag-iwan ng isang napakalupit na like. At syempre, kung di pa kayo na-subscribe, mag-subscribe na kayo guys para updated kayo sa mga susunod nating uploads. At ayun, kita kasi lang ulit tayo sa susunod na video. At ako ulit si Dralu kasama mga kaibigan natin na nagsasabing paalam sa inyo mga Robloxian, and bye-bye!